Okay, let's proceed. Okay, good morning. For our next topic will be the equilibrium of parallel forces. We are still on coplanar forces, so we have parallel forces. Now, for parallel forces, say an example, we have four forces, and they are vertical. Therefore, yung resultant nila will be vertical. Ngayon, hindi natin alam yung direction niya. So, let us assumption muna yan. Assumption that we have the resultant are here. Then, the perpendicular distance from the reference axis y will be d. So, usually, ang tanong sa mga ganito problem is to determine the resultant at the location. So, resultant and location. So, usually ang ginagamit natin dito, summation of moment, wala rin. Then, summation of forces, isa lang. So, kung vertical, summation forces y. Kung horizontal, summation forces x. Ano? Ngayon, kung naka-incline, di summation forces about the incline. So, axis yung x prime and y prime axis natin. Then, ano yung magiging effect nito? Ano? Dito. So, meron tayong tinatawag na force couple transformation. So, yung definition ng moment of a force. So, halimbawa, we have a force P. Ito dito. At distance D. So, ano yung magiging effect niya dito sa origin N? No. So, dito sa origin, or anywhere, the effect will be ganito. Kakaroon pa rin tayo ng as a, effect, a vertical force na ito na P. Then, magkakaroon ng moment. Ano? Ito yung moment na will be produced by P and G. So, ito yung force couple transformation. So, ito is a force and couple acting at a moment at that point. Ito yung single force lang. So, yung tawag natin yung eccentric force. Ito, meron siyang eccentricity. Eccentricity niya is G actually. Pero, hindi niyo pa maintindihan yan. So, sa karalang, kapag na sa higher. Ayan, nag-yes na kaya, no? Okay. So, ngayon, ang ginagamit natin dyan at hindi for the equilibrium of parallel forces. Yung dalawang equation, actually, pamimili tayo, no? So, kung kanina, sa concurrent forces, summation of fx equal to 0, and summation of forces about y equal to 0, ngayon dito, 4, or yun pala yan, no? Kasi, siyempre, sinabi parallel, isa lang yung direction nila. And, hindi sila mag-bet, no? So, for our example dito, we have, by the way, meron tayong statement dito, important theorem ko dito, is the Barrington's theorem. So ngayon, explain ko na lang mamaya na, Barrington's theorem states that the pool is equal to the sum of the parts. So kumbaga parang simple definition na, that the whole is equal to the sum of the parts. So let's try this as an example. So determine the resultant in location for this parallel load. So ito, meron tayo dito ng tawagin natin na rigid bar AB or B, pwede naman. And this span is 12 meters, so yung length na is 12 meters. Then we have 100 newtons, 60 newtons, and 30 newtons that are parallel. So directly downward sila lahat. At distance 3 meters, so quarter point siya actually. Ngayon, ito yung gagawin mo natin na sa reference point. So ngayon, ang tanong dito, determine the resultant in location of the parallel load. So ang gagawin mo na dyan, let us determine the resultant muna. So yung resultant niya, pwedeng andyan yan, it will be downward, of course, as shown by inspection. And itong distance na itong x, yan distance x na yan. So yan ang kailangan natin dito. So ngayon, to determine the resultant, let's assume summation of forces y, and assume positive downward is equal to r. So r will be equal to 100 plus 60 plus 30, and of course that will be equal to 190 newtons. Dito, to determine the location, let's take summation of moment about A. Actually, hindi sa 0 kasi yung effect ng moment dito ay 0. But we can use this as R equation kasi actually, ang gagawin natin dyan, ito yung R, babalik na rin natin para natin, no? Okay, kung ganyan. Actually, ito may gilisin na equilibrium. However, ibig sabihin, ito yung R natin kung ganyan. Kasi yung effect nito, oh, ba? Then yung moment niya, siyempre pag ano yung moment, ganyan, clockwise. So, ito dapat clockwise din. So, kumbaga, ito yung magiging moment due to the resultant R. Ito naman yung magiging moment due to the individual process. Kumbaga, dito sa equation na ito, makikita nyo, ano? Ito yan.
R times X is equal to 100 multiplied by 3 meters plus 60 times 6 plus 30 times 9. Ito ngayon, ito yung, kumbaga, ito yung whole and ito yung parts. So ito, kumbaga, magkita niya dyan ako na yung baric nons. Okay, so yun yun. Explanation ko dito. Simple explanation. Okay? Let's continue with problem 1 on equilibrium of parallel flow system. We have two beams supported as shown and separated by a ruler at C is gently carried or gently carried A and equilibrium. So, ganito yung beam natin dalawa. We have beam AB at saka beam CD. And yung beam CD is supported by AB. So meron tayo dito, ang tawag dito, hinge support, ito roller, ito hinge. Kapag ka-hinge, ang reactive forces ng dalawa, vertical and horizontal. Kapag ka-roller, ito roller, ito roller rin yan. Okay, so kapag ka-roller, depende sa plane of the roller, ito yung plane niya. So ang reaction niya, perpendicular ko ganyan. So kapag ka-reaction natin na roller, ganyan ang position, vertical ang reaction as well as horizontal. Okay. So ito ngayon yung mga reactions. Kasi well, compute the reaction at B, supports. So at A meron tayong horizontal and vertical. Dito, vertical na lang. Then dito, vertical and horizontal. Then sa joint C, hindi ko na tayo maglalagay dyan kasi hindi pa naiwala yan. Hindi pa na isolate. So ngayon ang gawin natin ay isolate natin lang. So ito lang ngayon yung magiging beam AB natin, yung free body diagram niya. Then ito naman yung sa beam CD. So let's take up beam AB muna. Ngayon yung beam AB meron siyang isang load 500 newtons. Then dito na RC, ito, so explain ko na lang mamaya. Then dito muna tayo sa uba, meron tayong beam CD, 12 meters ang span. Then meron tayong reaction at RC, roller support dito, and dalawa dito, because hinge support siya. Okay. Ngayon, pag tinignan natin yan, kaya ito yan. Ayan yung FBD of CD. Ngayon meron tayo dito system of isolation or free body diagram tawag natin dyan. Meron tayo dito ang reaction at C, ano, ito. Ayan yung ano yung roller sa point C, yan. Ayan yung roller. Kapag kayo na-isolate mo siya, ito, dito muna tayo sa taas na beam. Ito yan, ito yung isolation. So meron tayong roller support dito. So ngayon, since ito vertical, ano, ang resultant dito ko ganyan. Ito yung reaction natin, parang taas, pataas ito, pataas din. Ngayon ito, kapag kanilipat mo doon sa kabila, dapat magiging downward. So yan, yung reaction ng RC. So ganito, kapag ka hindi pa sina-isolate, hindi tayo maglalagay dyan ng reaction. Kapag ka na-isolate na siya, so meron tayong reaction dito. Dito, kapag ka upward, kapag kanilipat mo sa kabila, gagawin mo downward. So yan natin ang technique natin. So ngayon, ito na yung system sa isolation natin of free body diagram ng dalawang beam. So ngayon, ano yung load dito? Yung load dito is concentrated. Dito, ang load dito, okay, ito ang tawag natin na ito. Pwede natin tawagin na trapezoidal load or actually, ang pinakatamang tawag yan is uniformly varying. Uniformly varying. So ito, kasi meron tayong tinatawag na uniformly distributed, yun yung rectangular. Then meron tayong uniformly varying, dalawa yung triangular at saka yung trapezoidal. So basta itong line na ito, varying, uniformly actually. So, by the way, itong problem ito actually will fall on structural analysis properly. Although pasok siya sa equilibrium of parallel forces. So ngayon, dito muna tayo sa beam CD. Ang gawin na muna natin dyan, ito ang ganito. Let us determine the resultant of the trapezoidal load. No, divide the trapezoidal load into rectangular and triangular load. So, ganito ang gagawin natin dyan. Hahatiin natin yun sa dalawa, no? Dalawa. So, ganyan, meron tayong rectangular. Then, meron tayong trapezoidal rectangular. So, three, rectangular and triangular. So, dalawa, kumpuhan natin yung rectangular and triangular. So, kaya trapezoidal lang nila dito. So ngayon ang gagawin natin dyan, yung area ng rectangle at area ng triangle. So ganito yung magiging computation natin. No? So yan, nahati na natin. So ngayon ito, yung rectangular load niya, rectangular,
ang resultant niya is W1. Sa gitna natin nilalagay. So, nasa 6 meters yan, galing 6 meters. Ito naman, ito is triangle. Ang centroid niya, actually, nasa third point siya na dito, sa 1/3. So, 1/3, ito ibig sabihin, 4 meters ito. Or, ilan yun doon? Ilan? So, 12 yan, 8 meters ito. No? So, ganito ang gagawin natin dyan. Kukunin natin yung resultant ng load. So, yung resultant ng load natin ito, so, for the rectangular load will be equal to W1. So, that will be equal to 100. 100 ito, 100 multiplied by the length, that is 12. So, that is equal to 1,400. Then, next is yung W2, triangular load. W2 will be equal to, ano yung area niyan? 1/2 or 0.5 multiplied by ito, 100 na lang yan kasi 200 minus 1.5, kaya 100 na lang. Multiplied by 12, that is equal to 600. So, we have, we are now going to determine the reaction dito, yung reaction dito. Alin niyan, ito, itong Rx at saka itong dy and saka itong dx. So, let's take summation moment dito sa D. Take tayo na summation moment sa D. Then, ngayon, actually, ang magiging natin yan na clockwise yung positive moment. Gagamit tayo ng side convection. So, we have Rd, actually Rc multiplied by 12 will be equal to W1 multiplied by 6 plus W2 is equal to 600 multiplied by 4. Okay, dito tayo nag-take na summation moment sa D, kaya ito 4. And we have Rc is equal to 800. Then, pwede tayo mag-summation na mag-sum of moment doon. Pero pwede na rin, summation process vertical na. Summation process along the y-axis is equal to 0. So, we have dy, meron dy, alam nyo dy, ito yung dy yan, dy. Then, will be equal to, ito, vertical yan, ito, downward, doon sa kabila, ano, downward, will be equal to 1,200, ito yung 1,200, yung W1. Plus 600, that is W2. Then minus itong RC na 800. So makukuha natin dy is equal to 1,000. Then by summing of forces, anong x-axis equal to 0? Since wala namang ibang horizontal load dyan, ang mayayari, ito yung dx natin. Dx will be 0. Okay. So, may continuation pa yan, pero ihatiin natin, libat natin sa some another, or another sa video. Okay, for let's continue the problem number one, continuation of problem number one on the parallel flow system. Okay, so resultant of parallel flow system. So let's consider again the free body diagram of AB. Doon naman tayo sa AB, so meron tayong AY, meron tayong AX, saka meron tayong DY. Then ito na yung RC at yun na lang. Then yung ito, yung load na yun is 500. Okay. So, ganyan na gawin natin. Let's take summation moment at A. Dito tayo, summation moment at A equal to 0. So, unahin natin itong counterclockwise. Counterclockwise sa left, then clockwise sa kanan. So, we have BY multiplied by distance is 12. Then we have or equal, pwede naman yung minus dyan, equal to 0 dito. Or, gagawin natin, dito yung counterclockwise sa left, then yung clockwise sa right, ano? So, ano yung clockwise sa right? We are taking summation moment at A. Ito yung A. So, yung BY, counterclockwise, pwede mga load natin clockwise. So, we have 500 multiplied by 4 plus 800 multiplied by 8. So, ilan yan? BY is equal to 700. Then, let's take summation moment ulit, o pwede na summation forces vertical sana. So, let's take summation moment at B. So, summation moment at B. So, ngayon naman itong AY will produce clockwise naman, pag ganyan. So, clockwise naman sa left, then counterclockwise sa kabila. So, we have AY multiplied by 12. Okay, then your load naman is 500 multiplied by 8 plus 800 times 4. And then, AY will be equal to 600. Summing of forces along X, wala tayong ibang load except AX, so AX will be equal to 0. So, nasolve na natin yan, yung mga reactions. So, actually, beam yan, may mga other questions pa, but fast factor analysis na yan. So, ngayon, since nakuha na natin yung mga reactions, ang dalawang segments, actually, ang tawag natin, segments of free body diagram ng AB and CD. So, pwede natin pag-isay na, ano, sa pag-isay na natin, ito yung pinaka-whole system na tinatawag natin.
So we have now the reaction AEX equal to 0, AY is equal to 600, DY is equal to 700, and DY is equal to 1000. Then we have DX here, and DX is 0. Ano? Hindi ko na nailagay, DX equal to 0. Then dito, yung RC, hindi natin lalagay sa whole system kasi na, hindi siya na-isolate. Okay, so that ends our problem number 1. Okay, let's continue with the equilibrium process. So we have problem number 2. Okay, so we have a man of weight 140 pounds attempts to lift himself and the seat of 20 pound weight using the rope and pulley system as shown. Determine the force at A needed to do so. So ganito yan, ano? Ito yung ano na yan, yung nakaupo na yan, ang tawag dyan, ano yan eh, yung hinete, yung kasakay sa kabayo, ano? Okay, explain ko lang kung bakit hinete yan, naabangan na lang yung mga susunod na problems natin. So ngayon, ganito ano, ang tinatanong, yung pull nito dito, si ipupull nito bababa para maangat siya. So meron tayong pulley system dito, so may mga pull tayo sa B, sa C, sa E, sa F, at sa B. So ngayon, may naka-fix dito sa taas. So, ganito. Ang gagawin natin dyan, i-isolate natin. Ano? So, usually, ang ginagawa natin dyan, kakatamin dyan. Cut natin dyan para magkaroon tayo ng reaction dito. Ganyan yan, pataas dyan at saka dito kububa naman dyan. Kapag kayo na-isolate mo. Ngayon, ano mayayari kapag kinat mo ito dito? Kapag kinat mo yan dyan, makuhulog yung hinete, ano? So, nahulog yung hinete, kaya dayan-dayan natin yan. At mas kawawa naman, di ba? No? Okay, joke lang yan. Okay, so ngayon, ganito ang gagawin natin para ma-isolate siya. So, magkakaroon tayo dito ng tension, tensile force, ano, tension. So, meron tayo, ito yung P. Ito, gawin natin, tawagin natin ST1. Then, ito yung weight niya, 160 pounds. No? So yan yung free body diagram ng man at seat. Then we have the free FBD of poly B. So punta tayo dito. FBD of poly B. Dito naman tayo mag-cut dito. Patay dyan. So ngayon, ito na yan yung system sa isolation at free body diagram niya. So tawagin natin dyan dito. Dito sa taas, dito. Then dito is T1. Okay. Then doon naman tayo sa poly at C. So at poly at C, so dito na tayo magkakat. Tatlo yung magkakat natin dito. So, tawagin natin yan as T3, then ito yung T2. So, yung T2 doon, magiging T2. Then, pumunta yung doon, pumunta doon. Then, dito na tayo. Dito na tayo. So, ngayon, ganyan na yan. Magkakaroon tayo ng low itong T3 at saka P. So, ngayon, since ito, umiikot lang yan dyan, no? Umiikot lang yan dyan. So, ibig sabihin, ang force na ito dito, equal. So, ibig sabihin that P is equal to T3. So, ngayon, yung solution ko, gagawin ko, pag ganoon, pabalik ka nang pabalik. Pero ato, eh, pwede naman yung pagpunta ko ng solution mo, kaya lang, magkakaroon ka dyan ng equation 1, equation 2, equation, gano'n. So ngayon, para directa siya, wala tayong equation. So ngayon, gagawin natin, we have, actually, may choices, ano, so, tingnan natin kung ano yung answer dyan. So we have, by summing of forces vertically, we have T3 is equal to P. T3 is equal to P. Actually, hindi na sabi niya forces vertical. Basta ito, yung tension dito at saka dito parehas. Kasi ito, umiikot lang doon eh. Umiikot lang doon. Then, magkakaroon tayo actually ng reactive force. Kaya hindi lang naman siya concerned dito. Hindi siya concerned. So, we have T3 is equal to P. Then, pabalik tayo, pag nandito sa baba, we have T2 is equal to T3 from sabi niya forces, anong diba, y-axis. Then, yung T3 is equal to P. Kaya magiging 3P. So, we have T2 is equal to 3P. Then, punta tayo dito sa next, dito sa poly at B. So, we'll have, by summing of forces vertical, we have T1 will be equal to 3T2, and T2 is equal to 3P. So, we have 3 times 3P. Then, magkaroon tayo ng T1 is equal to 9P. Then, di ba, we have P. So, we have P. Okay, from here, P will be equal to 160. Ano yung 160? Dito na kasi tayo yan. Dito na. We have P by summing of forces vertical. P will be equal to
160 bababa, may minus T1 or P plus T1 minus 160. Or parehas lang yan. Ito, ano? Ito. P is equal to 160 minus T1. Then T1 is equal to ano? So we have, mangyayari dito, we have 160 and T1 is equal to 9P. So ito, 9P. So lalabas ito, P will be equal to 160 minus 9P. So you can also look for P, and P makukuha natin will be equal to 160 minus 9P, then P is equal to 16 pounds, and therefore ang answer natin is 16 pounds. So yan yung solution natin. So actually pwede ito ng trial and error, try mo 16 yan, then paikot ka, paikot yan. Basta ganito ang titingnan nyo, yung low dito, ito, at saka ito, paikot pa yun doon, upunta rito, punta dyan. Okay, so parehas yung process dyan. Kaya ito, parehas yan, parehas yung process dyan. Kaya kung makikita nyo, ito parehas dito, yan ha. Then dito naman, kung dating doon, ito, iikot doon, ito, mula rito, ito, yan, iikot hanggang dito, actually, pag kinat mo dyan, dyan pare-parehas naman yan. Ha? So ngayon, yan yung solution natin sa problem na ito. Okay, thank you.